Welcome back mga kabuddy! For today's video, pag-aaral naman natin ang pag-join sa Google Classroom bilang isang mag-aaral. Kung ating matatandaan, last time gumawa tayo ng Google account. Magagamit natin yon para sa ating Google Classroom. At kung di mo pa napapanood, maaari mong i-click ang link sa description box below. Pero bago yan, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. So bago tayo magpunta sa tutorial, konting kaalaman lang kung ano ba ang Google Classroom. Pasok! Simple lang. Kung dati pumupunta ka sa inyong paaralan upang doon turuan ng inyong mga guro, dito sa Google Classroom, kung ano ang nagagawa ninyo ay magagawa mo na din virtually. Tulad ng pagtatalakay ng mga paksa o kaya naman pagsagot sa iba't ibang activities, sit works, worksheets, at mga assignments. Madali na kayong makakapagpalitan ng files ng inyong mga guro. Lalo na ngayon, non-face-to-face ang pag-aaral. Halina, simulan na natin! So, i-click natin ang ating Google Chrome icon. Ito siya. Yan, click natin. Then, nandito tayo sa Google Chrome ngayon. Kung papansin ninyo, ito yung Gmail account na ginawa natin dati, yung may edad na 12 years old, si Michael Alarcon. So ngayon, paano makaka-join sa Google Classroom? Meron tayong dalawang paraan. So una, i-click natin yung 9 dots na nandito. Ayan, click natin. Tapos, ito yung mga makikita nyong icons. Then i-drag down natin, hilahin natin pababa. Ayan. Kung halimbawang wala dyan yung Google Classroom sa 9 dots na yan, katulad nitong nakikita nyo ngayon, yan, pwede tayong mag-proceed doon sa pangalawang paraan. So, ano yung pangalawang paraan? So, dito tayo sa search bar, type natin, ayan, nag-Google Classroom. Yan, tapos, i-enter natin, click natin si enter, ayan, so, si Google, nag-search siya nung site ng Google Classroom. Ito yon, itong nasa una, si Google Classroom. I-click natin siya ngayon. Yan. Maglo-load lang siya. So, papunta na tayo sa Google Classroom. Kung papansin nyo, ayun yung logo niya, yung Google Classroom. So, ito yung una ninyong makikita kapag once na nasa Google Classroom na kayo. So, kung papansin nyo, merong arrow na nakalagay, join your first class. So, magjo-join tayo sa class natin. So, paano yun? I-click natin yung plus. Yan. So, wala na kayong ibang makikita dun sa plus na yon. Pag-click ninyo, ito lang kaagad, join class na. Bakit? Kasi, ang ginawa nating account ay 12 years old. So, ibig sabihin, yung mga may account na 12 years old pa ba ang gagawin at magpo-proceed sila sa Google Classroom, diretso pa agad sila sa join class. Tapos, nakalagay dun may dialog box, ask your teacher for the class code, then enter it here. So, ihingin mo kay teacher mo yung class code, depende kung ano yung subject ninyo. Kasi bawat subject, may kanya-kanyang class code. So, i-enter mo siya dito, itatype mo. Hindi mo siya pwedeng ipamigay sa iba kasi exclusive lang yun para sa inyo. So, halimbawa, may sinent na class code na si teacher. Bawa yan. Tapos, i-click mo yun yung join para makapasok ka dun sa classroom ng teacher mo. Ayan! Magaling! Nakapasok ka na sa subject mo sa Filipino. Ibig sabihin, successful ang iyong ginawa. Yay! Kung kanina, isinali natin ang may edad 12 pababa, ngayon naman, subukan natin i-join ang mga mag-aaral na may edad na 13 pataas.
May pagkakaiba kaya? So, i-click ulit natin ang ating Google Chrome. Ayan, nandito tayo ngayon sa Google Chrome. Kung mapapansin ninyo, iba na yung account na nakasign in ngayon. Ito na yung account na may edad na 13 pataas. So, pinangalanan natin siyang Classmate 3. So, gawin natin yung dalawang paraan kanina kung paano makaka-join sa ating Google Classroom. So, i-click natin yung 9 dots and drag ulit natin pababa. Ayun! Andito sa ilalim ng 9 dots Google Classroom. So, hindi na natin kailangan gawin yung pangalawang paraan kung paano. So, ngayon, i-click na natin si Google Classroom. Entayin lang natin, nag-load lang siya. So, ayan. Katulad pa rin nung kanina, ito yung una nating makikita kapag inik natin si Google Classroom. At, nandun ulit yung arrow, kaya lang parang may iba. Nakalagay, create or join your first class. Kanina, kung papansin ninyo, ang nakalagay lang doon ay join your first class. So ngayon, click natin yung plus kung ano bang nabago sa kanya. Ayan! May pagkakaiba sa kanina na 12 years old below ang ginamit nating account. Kanina, join class lang. Pero dahil 13 years old above ang ginamit nating account, meron na tayong dalawang pagpipilian, ang join class at ang create class. Kaya lang, sa create class, hindi natin ito gagamitin dahil ito ay para sa mga teachers lamang. So, ang gagamitin ulit natin ay ang join class. Pinutin natin yung join class. Katulad kanina, ganun pa rin ang lumabas. As your teacher for the class code, then enter it here. So, try natin ulit ipasok yung class code na ibinigay ng teacher natin kanina. Meron tayong X, S, A, K, J, L. Ayan. Pwede na ulit tayong mag-join. Yay! Nakapasok na din si Classmate 3 sa subject na Pilipino. Ibig sabihin, successful din ang kanyang ginawa. Mga kabati, tandaan, sa bawat subject o teacher, iba-iba ang class code. Kaya, sa bawat teacher, uulitin nyo ang proseso ng pag-join. So, paano yun? Nakikita nyo ba yung tatlong bar na nandito? Ang nakalagay dyan ay menu. So, click lang natin. Ayan. So, makikita nyo yung classes, calendar, to do, grade 5 Filipino. Ito ibig sabihin naka-join na tayo dito. Pupunta tayo ngayon sa classes para maka-join naman tayo sa subject na math o kaya kung anumang subject ang hindi pa natin nasasalihan. Pindutin natin ang classes. Ayan, bumalik tayo. Nakita ninyo mga bata, meron lang tayong isang class na nasalihan, ang Filipino. Dahil gusto nating sumali ulit sa math, ito ulit ang i-click natin, yung plus sign. So, pindutin natin, katulad ng kanina. Yan, join and create class. Sabi ko nga, hindi dapat pipindutin ang create class kasi hindi naman tayo teacher. Doon tayo ulit pipindot o ang ating i-click ulit ay ang join class. Noon ulit, manghihingi ulit sila ng class code. Maaari ulit nating itanong sa ating subject teacher kung ano man ang class code. Ganun lang, paulit-ulit hanggang lahat ng ating subjects ay masalihan na natin. Isa pang paalala mga kabati, huwag na huwag natin ipamimigay o ipaalam ang bawat class code. Ito ay sikretong malupit, katulad ng pagmamahal mo sa crush mo. Hanggang sa muli! Bye!